Panalangin sa Mahal na Birhen ng Carmelo. Santa Maria, Mahal na Birhen ng Bundok ng Carmelo, nagpakita ka kay San Simon Stock upang gabayan kami sa aming paglalakbay sa lupa at bigyan ng pag-asa sa aming buhay, lalo na sa oras ng paghihirap at iisin. Inihahandog namin sa iyo ang aming sarili at kalooban. Pagpalain mo at gabayan ang aming mahal sa buhay, pamilya at bayan. Itinataas namin sa iyong pamamagitan ang aming saya at kalungkutan, tagumpay at kabiguan, kasaganaan at kahirapan, kalusugan at karamdaman. Maialay nawa ito sa iyong anak na si Jesus upang magkamit para sa amin ng mga pagpapala. Isinasamo namin o katamis-tamisang ina na lagi mo kaming samahan. Huwag mo kaming iiwan at pababayaan, lalo na sa panahon ng pagsubok at kapighatian. Sa sandali ng aming kamatayan, pangunahan mo kami sa iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at Kaligtasan. Amen. Mahal na Birhen ng Carmelo, ipanalangin mo kami. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasanawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, Mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo po kami. San Jose, ipanalangin mo po kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo po kami. San Roque, ipanalangin mo po kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo po kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo po kami.
Mahal na Birhen ng Bundok ng Carmelo, ipanalangin mo po kami.
Sa ngalan ng Ama, na Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng Anghel ng Panginoon si Santa Maria. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Huwag kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Narito ang alipin ng Panginoon. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Huwag kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. At ang berbo ay nagkatawang tao. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ng pagkakatawang tao ni Hesukristong anak mo. Pakundangan sa lahat niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kalulhatian sa langit alang-alang kay Hesukristong Panginoon namin. Shenawa. Tuwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Sa ngalan ng Ama, na Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sulat na natin. Ating pong isama sa misang ito ang pasasalamat nina Louie, Lenny, Carmela, and Andriel Reynoso, Maria Cristina Bernardo and family, MFBD Dental Clinic, para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan, Omar Dominic Gosun, Doris Ann Caparas, para sa maagang paggaling ni Josephine Mateo Natividad,
para sa natatanging kahilingan ni na Rose Vicente at pamilya, Renato Castillo at pamilya, Davis Pineda and family. Para sa mga kapatid nating mga yumao na sina Maria Prosperita, Romulo, Josephine, Dominador, Rose Ann, Elaine, Jose, Pedro, Erlinda, Edgardo, Oscar, Kurt Angelo, Francis, Rita, Jose, Orlando, Isidra, Crispin, and Lourdes. Para sa pasasalamat ni Aurora Samaniego at pamilya, Maria Ethel at Evelyn Alincastre. Special intention, Christian Dayao, Jefferson Gan, Irene Samaniego, Benson Gan, Gerardo Trilliana, Albi Salsus, Abigail, at Anika Borja, Alvin. Marvic Tantoco, Aristotel Achenza, Elena Oliveros, Rayan Angelo Tantoco, Sofia Ann Joygos, Yonila Tantoco de la Cruz, Maria Sarina Soriano, Carlota Canilao, Guidance and Protection of Bernal Family. Healing and Recovery, Estelita Borja, Nicanor de la Paz, Dr. Amparo Banyes, Ricky Douba, Rosalina Tantoco Mendoza, Lito Abayan, Mirndam Vidal, Angelina Peña, Mia de los Reyes, Oliver Quizon, Richard Ortiz, Evelyn Derama Sagala, Dolores Tantoco Stauder, Carmela Marie Reynoso, Maria Teresa Pauline Tantoco, Attorney Erwin Angeles, Richard Rodelas, John Arthur Angeles, Arnold Blanquisco, Danilo Jacinto, Maribic Cayabia, Francisco Cagayan, and Marilyn Lopez. For the eternal repose of the soul of Ermine Hilda Gilbert, Sis Nene, Brother Juanito, Sis Julie, Sis Opelia, Consolacion, Benibaldo, Andres, Sheila, Maria Belen, Levi, Olivia, Aurora, Hazel, Herminia, Maria Nanet, Mamerto, Architect Francisco, Angel, Gabriel, Anika, Marinel, Leia, Jubita, Remihia, Norma, Hermogena, Josepina, Juana, Maria Therese, Pauline, Kenny, Ramon Sr., Dolores, Augustine, Aurora, and Neri. Mga kapatid, muli na naman tayo magsasama-sama upang ipagdiwang bilang sambayanan ng Diyos ang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Magsitayo na po ang lahat at masiglang makaisa sa ating pagdiriwang. Oh.
Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa ay sumainyong lahat. At sumairin. Minamahal na mga kapatid, sa ating pakikiisa kay Jesus, sa kaniyang pag-aalay ng sarili sa Ama, ating ipanalangin ang mga kapatid nating Kristiyanong pinag-uusig, ang kanilang mga taga-usig at ang mga nagpapalaganap ng pag-uusig at ang mga nananahimik at ipinagwawalang bahalang ito. Hilingin natin ang kapatawaran nagpapabago at nagliligtas sa atin at ipaubaya natin sa Panginoon ang ating mga buhay. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, haawaan mo kami. Panginoon, haawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Haawaan mo kami. Panginoon, haawaan mo kami. Iyoko natin ang ating ulo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kapasyahay, inibig mong makatambal sa pagpapakasakit ng iyong anak ang iyong sambayanan. Ipagkaloob mo sa mga pinag-uusig dahil sa iyong ngalan ang espiritu ng pagtitiis at pagmamahal upang sila'y maging mga saksing matatapang sa paninindigan ang mga pangako mo'y maaasahan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isa pang kagilagilalas na pangitain sa langit, pitong anghel na may dalang pitong salot. Ito ang panghuling mga salot sapagkat dito magwawakas ang puot ng Diyos. May nakita akong animo ay dagat na kristal na nagliliyab. Nakita ko rin ang mga nagtagumpay
laban sa halimaw at sa larawan nito. At sa nagtataglay ng pangalang katumbas ng isang bilang. Nakatayo sila sa dagat na animo ay kristal. Hawak ang mga alpang ibinigay ng Diyos. Inaawit nila ang awit ni Moises na lingkod ng Diyos at ang awit ng Kordero. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, dakila at kahanga-hanga ang iyong mga gawa, o Hari ng mga bansa, matuwid at totoo ang iyong mga daan. Sino ang hindi matatakot sa iyo, Panginoon? Sino ang tatangging magpahayag ng iyong kadakilaan? Ikaw lamang ang banal. Lahat ng mga bansa ay lalapit at sasamba sa iyo, sapagkat nakita ng lahat ang matuwid mong gawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, atin pong itutugon, Poong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanga-hanga. Tayo pong lahat. Poong Diyos na dakila, gawa mo ay kahanga-hanga. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Poong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanga-hanga. Ang tagumpay niyang ito ay siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansa ay nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Poong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanga-hanga. Umingay ka, karagatan, at sa lahat ng lumalangoy. Umawit ang daigdigan at lahat ng naroroon. Umugong sa palakpakan, pati yaong kalaliman. Umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan. Poong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanga-hanga. Pagkat siya ay dumarating maghahari sa daigdig, taglay niya ay katarungan at paghatol na matuwid. Poong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanga-hanga. Aleluya, manatili kang matapat hanggang iyong kamatayan, pagkat buhay aking bigay. Magsitayo po ang lahat bilang pagbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, Darakpin tayo at uusigin. Kayo'y dadalhin sa mga sinagoga
upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin, ay ihaharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan. At ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay ginugunita natin ang ating mga kapatid na Kristiyano na naging martir at ang mga kapatid natin na inuusig ng dahil sa ating pananampalataya. Kaya tayo nakapula, unahin na natin, hindi ito pagsuporta sa isang kandidato at hindi ito pagsuporta sa isang partido. Kaya ang simbahan, ang lahat ng simbahan ay magsisindi ng mga ilaw na pula. Ang mga magsisimba ay hinihikayat na magsuot ng pula. At ang pari ay nakasuot ng pula, hindi dahil sa kung ano pamang dahilan. Ito ay dahil sa pag-alala natin sa ating mga kapatid na mga naging martir at ang ating mga kapatid na magpasa hanggang ngayon ay inuusig ng dahil sa ating pananampalataya. Kaya nga, tinawag natin itong Red Wednesday. Una, kaya natin ito ginaganap, no? At yun din ang narinig natin sa mabuting balita, no? Na ito ay pakikiisa natin, no? Pagpapadama natin na sa kanilang paghihirap, hindi sila nag-iisa. Na tayo ay naririto. Dahil alam natin magpasa hanggang ngayon, sa ibang panig ng mundo, ay mayroong mga inuusig na mga Kristiyano. Kaya nga po, dito sa bansa natin, hindi po ganoon, no? Kalala, no? Yung pag-uusig sa mga Kristiyano. Siguro, may mga ilan, hindi naman siguro, sa pag-ano, no, sa mga bandang timog, no, mayroon talagang inuusig sa ilang lugar dito sa ating bansa. Pero talamak ito, lalo tigit sa ibang bansa, na may mga kapatid tayo na hindi makapagpahayag ng kanilang openly, no, publicly, ng kanilang pananampalataya. Bakit? Kasi alam nila, papatayin sila. Kasi alam nila, bubugbugin sila. Kasi alam nila, no, na kapag ipinahayag nila ang ating pananampalataya sa Diyos, manganganib ang kanilang buhay. Pero hindi nila ipinagpapalit na bagamat nanganganib ang kanilang buhay, no, ay hindi nila ipinagpalit ang ating pananampalataya. At ganun din sa mga kapatid nating mga naging martir. Sina ngayong araw nga, ginugunita natin sina San Andres Dumlac, no? Mga martir sa Vietnam. No? At ang mga kapatid pa nating ibang mga martir, lalo na dito sa ating Pilipinas, sina Pedro, San Pedro Calungsod, at San Lorenzo Ruiz, na nag-alay ng kanilang buhay kahit ang kapalit ay buhay.
pinanindigan, no? Hindi itinakwil ang ating pananampalataya kahit sa kamatayan. Kaya ipinapadama natin, lalo tigit, no? Sa mga kapatid nating inuusig, oo, mahirap ang kanilang pinagdaraanan. Nanganganib ang kanilang buhay. Pero narito tayo upang damayan natin sila at magkaroon sila ng inspirasyon at lakas ng loob. At pangalawa, tayo ay nakikiusap sa Panginoon na gabayan, kaawaan, at palakasin ng loob ng mga kapatid natin na inuusig. Kaya natin ipinagdiriwang ang Red Wednesday. At pangalawa, mga kapatid, no? Ito ay pagpapahayag natin, no? Ng ating pananampalataya at ng ating pagmamahal sa Diyos. Iba nga, yung pula, malaging ina-associate sa pagmamahal, love, no? Pero tandaan natin, oo, ang gandang tignan, ang ganda pong tignan, lahat halos sa atin na narito sa simbahang ito ay nakapula. Pero walang saysay iyan kung hindi mo naman isinasabuhay ang pananampalataya natin. Walang kwenta yung pagdiriwang ng Red Wednesday. Walang kwenta yung pagsuot mo ngayon ng pula. Pero pag uwi mo sa bahay mo, itinatakwil mo yung pananampalataya mo. Ano po kung ibig sabihin? Alam niyo po ba yung salitang martir? Ito po ay galing sa salitang marturia na ibig sabihin, witnessing. Witnessing. Ibig sabihin, isinasabuhay mo dapat yung pananampalataya. Hindi taliwas isinasabuhay mo ang ating pananampalataya. Ang ating tinuturo, ang ating doktrina ay hindi taliwas sa pinapaniwalaan mo at isinasabuhay mo. Baka mamaya, ang galing-galing natin, no? Ang ganda-ganda, nakapula tayo. Proud na proud tayong Katoliko. Pero nangunguna ka sa pagsulong sa LGBTQ. Ang galing-galing natin, no? Proud na proud tayo, no? Sa pagiging Katoliko natin. Pero pro-death penalty ka. Pro-abortion ka. Pro-divorce ka. Ano pa ba? Pro-same-sex marriage. At kung ano-ano pa, natiliwas sa pananampalataya mo. Kaya nga, kapag isinabuhay mo talaga yung pananampalataya mo, katulad ng sinabi sa mabuting balita, ay magkakaaway-away. Bakit? Eh lalo na ngayon sa halalan. Kung talagang paninindigan mo yung pananampalataya mo, eh ba't mo susuportahan? Sorry, no? Yung mga mamamatay tao. Bakit mo susuportahan yung mga nagnanakaw? Bakit mo susuportahan yung mga nagsusulong ng pro-death penalty, pro-abortion, pro-same-sex union, at kung ano-ano pa? Kaya nga, madalas, magkakaibigan, mag-aaway-aaway. Bakit? Kasi iba't iba yung paniniwala. Ako nga eh, may mga kamag-anak, may mga kaibigan. Ako, hindi naman kami nag-aaway. Pero iba't iba yung aming pinaniniwalaan. No? Minsan talaga, magkakaroon ng argumento, pero dapat firm ka, firm. No? Matatag ang paniniwala mo at pinaninindigan mo sa sinasampalatayanan mo. Kaya nga, ang tanong ko sa inyo, handa ba niyong ialay ang inyong buhay para sa pananampalataya? Uulitin ko, handa ba kayo na ialay ang inyong buhay
para sa pananampalataya, para sa Diyos. Amen? Amen. Wow, ang lakas. Baka mamaya, kapag labas natin dito, may terorista dyan. Magsitakbuhan kayo. Baka mamaya, pag dumating na yung, hindi naman, no? Ito ay sitwasyon lang, no? Kapag pinaamin ka, ikaw ba ay Katoliko, nanganganib ang buhay mo, sabihin mo, ano ka na, ibang relihiyon ka na. Mga kapatid, walang kwenta ang pagdiriwang na ito kung hindi makikita sa buhay mo, sa pinaniniwalaan mo, sa sinusuportahan mo, dahil ito ay nakabase sa doktrina at turo ng ating simbahan. Kaya ang hamon sa atin, mga kapatid, na tayo ay pag-una, no? Pagpatuloy natin yung pagdarasal natin, lalo tigit sa mga kapatid natin na inuusig. Sa iba't ibang pamamaraan, yan man ay diskriminasyon, no? Sa ibang bansa, siguro may nakikita kayo, binabasag yung mga poon, binabandalize yung simbahan, no? May mga sulat, no? At ninanakawan ang simbahan. No? Sinusunog ang simbahan. Ipanalangin natin ang ating mga kapatid na naroroon na mga inuusig, dinidiskrimina, pinagtatawanan, at nilalait. At pangalawa, kapag humantong na ganoon din ang nangyari sa ating buhay, nawa, tayo din ay magpahayag ng paninindigan, ng lakas ng loob na tayo ay mahal natin ng Diyos. Ano man ang mangyari. At sana, sa bandang huli, maisabuhay natin at masabi natin bago ang huling hininga ng ating buhay na talagang nakita sa ating pang-araw-araw na pamumuhay ang ating pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. Amen. Mapagmahal na Diyos, lumalapit kami sa iyo bilang isang simbahang nagmula sa krus ni Kristo. Isang simbahang lumalaganap sa loob ng 2,000 taon mula sa malulahating dugo ng mga martir. Sa bawat panalangin ang ating pong itutugon, iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Mula sa diskriminasyon, laban sa mga mananampalataya at laban sa buong simbahan, iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Mula sa kadiliman ng mga bilangguan at sa kalungkutan ng pagkakatapon dahil sa aming pananampalataya kay Kristo, iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Sa matinding pagkabagabag ng pagsamba ng patago, sapagkat hindi ito pinahihintulutan, iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Mula sa kawalang katarungan, digmaan, terorismo, pagpapahirap, pagpatay, at lahat ng uri ng pasakit dahil sa aming pananampalatayang Kristiyano, iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Sa pasakit na dulot ng coronavirus, lalong-lalo na para sa mga frontliner na nag-aalay ng kanilang buhay sa ikaliligtas ng lahat, iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Atin pong ngayong itugon sa bawat pagsamo, sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Ulitin po natin, sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa mga obispo at paring pinagbabawalang isagawa ang kanilang ministeryo sa simbahan o sa anumang lugar. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa mga relihiyoso at mga misyonerong inihayo, subalit hindi maisagawa ang kanilang misyon. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa.
para sa mga bukas palad na lalaki at babaeng pinipigilang maisakatuparan ang kanilang paghuhubog sa buhay relihiyoso. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa mga magulang na nawawala ng pagkakataong makapagbigay ng tamang aral sa pananampalataya sa kanilang mga anak. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Sa mga profesional at mga ordinaryong manggagawang hindi mabigyan ng pantay na karapatan at oportunidad dahil sa kanilang pananampalataya. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Sa mga kapatid nating nagdurusa dahil sa COVID-19, ihatid nawa sila sa kagalingan at bigyan ng lakas at pag-asa. Sa iyo kami, Panginoon, umaasa. Sa mga pumanaw dahil sa COVID-19, kamtin nawa nila ang kaligayahang walang hanggan sa piling ng Panginoon. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Sa katahimikan ng ating puso, idalangin natin sa ating Panginoon ang mga natatangi nating kahilingan. Amang mapagmahal, batid namin ang pagtutunggalian ng buhay at kamatayan dahil sa aming pakikisa sa iyong anak at sa aming pagsambit ng pananampalataya sa Kanya. Pagaanin mo ang sakit na aming nadarama. Nawa, ang mga paghihirap na nararanasan ng iyong simbahan ay maging daan para sa buhay at paghihilom ng mundo sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Maaari na pong ihandog ang mga pamaskong handog. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan
ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming alay at pithaya sa ikapananatiling matatag ng mga nagdaralita dahil sa pag-uusig ng mga ayaw maniwala. Ang pakikisa sa paghahain ni Kristo naway ikatuwa ng mga matiising ang mga ngalay sa langit, nakatala sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ikinalugod mong sa kanya'y baguhin, mabuti ang lahat, at sa pamamagitan niya'y aming tinatanggap ang iyong abot-abot na kaloob at paglingap. Kahit na siya'y hindi naiiba sa iyo, minabuti niyang maging di rin naiiba sa mga tao. Hamak siyang tulad namin sa kamatayang totoo noong inihain niya ang sarili ng kaming makasundo mo. Kaya naman iyong idinarangal, siya at iyong itinatampok, upang sa lahat ay siya'y manguna. Ngayon nga'y lahat ng sa kanya ay nakikiisa, ay talagang magkakamit ng iyong buhay at ligaya. Haya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, buli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Magsitayo po, anak. Ipagbunni natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinihaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarap at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Dennis naming Obispo at ng Panang Kaparian. Kalalakarin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kaniyang kabiyak ng puso. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Tagubilin naman na hagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Oh,
Hiniling naming kamiyariya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. O Jesus ko, naniniwala ako na Ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na Ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental. Pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong makikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen. Pagkaniya kanya
tayo nagkasalala. Kasalanan, Kristis umos, tayo'y kay Kristo. Kamatay ay magiging buhay, sa Kanya tayo nagkasalanan. Natatanging koleksyon para sa mga pinag-uusig na Kristiyano. Magsilud po ang lahat at dasalin natin ang Oratio Imperata. Amang mahabagin, ipagsanggalan kami sa COVID at variant nito na dulot ay pangamba at pagbubuwis ng buhay. Tunghayan mo kami na may pagmamahal at pawiin ang aming takot, sakit at kamatayan. Ibalik ang aming pag-asa at patibayin ang aming pananampalataya. Gabayan mo ang mga taong binigyan ng gampaning humanap ng lunas at pigilin ang paglaganap ng sakit na ito. Salamat sa bakunang natuklasan sa tulong ng iyong paggabay. Basbasan mo ang aming pagsisikap na gamutin at tapusin ang pandemya sa aming bansa. Itaguyod mo ang mga lingkod ng kalusugan upang ang kanilang pagtulong sa may sakit ay lakipan ang kanilang galing at pagmamalasakit. Manatili nawa silang malusog sa isip at katawan, matibay sa kanilang sinumpaan, at ligtas sa karamdaman. Panalangin namin para sa mga nagkasakit ay dagling kagalingan, para sa mga nag-aalaga sa kanila ay kalusugan, at para sa mga yumao ay buhay na walang hanggan. Sa panahong ito ng pagsubok, kumilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at tulungan ang mga nangangailangan. Patibayin nawa kami ng aming habag at malasakit sa isa't isa at ihatid kami sa pagbabagong buhay at kabanalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kupkupin mo kami ng iyong pagkakandili o mahalain ng Diyos. Huwag mo kami sipayuin sa aming mga pangangailangan. Bagkos ipagadya mo kami sa mga panganib at kasamaan, o malawalhati at pinagpalang birhen. Amen. Maria, ina ng kagalingan ng mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Magsitayo ang lahat. Iyuko natin ang ating ulo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa tinanggap na banal na pakikinabang, ang mga lingkod mo ay iyong dulutan ng lakas na mapanghawakan ng katotohanan at ipagkaloob mong ang mga tinagtitiis
ng pag-uusib at kahirapan ay makapanindigan sa ugaling Kristiyanong taglay. Sa gitna ng dusa at pagpapasan ng krus ni Kristo, kanilang sinusundan bilang tagapamunggitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Atin pong gaganapin ngayon ang natatanging koleksyon para sa mga kapatid nating pinag-uusig. Ang inyong tulong ay gagamitin upang matustusan ang mga programa at proyekto ng Pontifical Foundation Aid to the Church in Need para sa mga Kristiyanong komunidad sa buong mundo, kung saan nakararanas ang pag-uusig at paghihirap na maisagawa ang misyon ng ebanghelisasyon. Cowards when it comes to persecution. Our Lord taught us how to handle persecution.